Hi mga karagarag, welcome back to my vlog. Isang mainit na umaga sa inyong lahat mula dito sa Doha, Qatar. At ito ang ating pang-celestic courtesy menopausal destruction look. Diba, faka, bigaon, pakinggang guwesi, kuragan, sayang yung pa-outfit natin for today. Kaya itodo na natin yung pakikipag-chismisan mga karagarag dahil... Sa latest event nga ni Celeste Cortese kasama si Beatrice Luigi Gomez na kung saan inisyo si Celeste Cortese ng bongga na hindi daw palangiti. Mahirap daw i-approach sa mga fans, tapos intimidating daw si Celeste Cortese. Sana naman kung totoong fans ka talaga, kung totoong supporter ka ng ating mga beauty queen sa Pilipinas na lalaban sa international stage, intindihin na lang natin yung mga pambato natin, 'di ba? Kasi mahirap yung pinagdaanan nila eh. Mahirap yung training nila, yung pressure nila. Hindi naman sa lahat ng oras kailangan talaga ngumiti ang isang tao. Lalo pa't marami siyang iniisip kung paano niya ipanalo yung laban, kung paano niya ibigyan ng hustisya ang Pilipinas sa darating na international pageant para maiuwi yung corona or makapasok man sa SEAMIS or maka-highest placement tayo, dahil pag maligwak yung pambato natin, di ba, tayo rin naman mga Pilipino ang mambasa kanya na kesyo ganito yung performance niya, na kesyo ganito, na kesyo ganun, dami natin ding putak. Sa event na yun na maraming humanas kay Celeste Cortese na hindi daw palangiti, sana naman, tapos kinumpara kay Beatrice Luigi Gomez na si Bia daw talagang very approachable na beauty queen na nakasmile lagi, samantalang si Celeste Cortese lagi nakasimangot. Halos daw sa lahat ng mga picture ni Celeste, hindi daw labas yung ngipin ni Celeste Cortese. Ano daw yung problema? Pati ba yung problemahin ninyo yung hindi makita yung ngipin ni Celeste Cortese? Diba? Huwag nating ikumpara si Beatrice at si Celeste Cortese sa isa't isa dahil magkaiba yung personality nila. Iba si Bia, Bia is Bia, Celeste is Celeste, diba? At hindi man palangiti si Celeste Cortese, ganun siguro yung personality niya. Pero hindi naman siguro maldita siya. Hindi naman siguro suplada si Celeste, diba? Hindi lang talaga siguro ganun yung atake niya na... puro lang siya pakita ng ngipin, hindi naman doon masusukat yung ugali ng isang tao na ay hindi kita yung ngipin niya pag ngumiti, ay ganito siya, ang hirap i-approach. Hindi naman siguro ganun tayo, yung mga ibang fans lang siguro ang nagbibigay mali siya sa personalidad ni Celeste Cortese. Siguro yung mga tao malalapit ni Celeste Cortese, nakakilala sa kanya, hindi naman ganun siguro yung pambato natin. Siguro pagod lang yung tao. Siguro stress lang din si Celeste dahil sa kanyang preparation sa darating na Miss Universe 2022, 'di ba? So kung totoong Pinoy ka, kung totoong supporter ka, dapat intindihin natin yung emosyon ng pambato natin. Hindi nakangiti, ganun na agad yung ihusga natin, 'di ba? Dapat suportaran nga natin para mag-boost yung confidence ng pambato natin. Kasi kawawa na yung pambato natin. Binas na nga ng mga taga-Tacos, ng taga Milky Way, ng taga Black Hole, ng taga Bitsin, pati ba naman tayong Pilipino, 'di ba? Ay, sana all. Makaimutan, naunsa naman ang kalibutan? Adto na lang ta. Apuyo na lang tayo sa Mars siguro. 'Di ba? So yan ang mga karagarag, yung masasabi ninyo na mahirap daw i-approach itong si Celeste Cortese at hindi palangiti, intimidating daw ang ating pambato sa Miss Universe 2022. Sang-ayon ba kayo mga karagarag base sa mga obserbasyon ninyo? Mag-ingay tayo sa comment section, at kung bago ka pa lang sa channel ko at kung mahilig ka sa pang-pag-good vibes na reaction video sa beauty pageant, don't forget to like and subscribe my channel, Kuragan Karag, ang babaeng lagi na karag-karag. And see you in my next vlog. Bye-bye!